Magandang gabi po sa inyong lahat. Maywan po ngayon araw ng mga manggagawa. Kaya ang ikukwento natin sa inyo ngayong gabi ay kwento rin ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Simula po nitong Enero, 137 na mga Pilipino lumilipad patungong Dubai. Inangakuan kasi sila ng trabaho doon bilang mga bus driver. Pero ang problema, pagdating nila sa Dubai, nalaman nila wala palang naghihintay na trabaho sa kanila doon. Ang masakla pa, wala rin silang tirahan o pagkain man lang. Kung makikita nyo lang po yung kalagayan ng mga kababae nating Pinoy dito, ganitong oras na ho, hindi po nananangalian yung grupo namin. Makikilala rin natin ang mag-asawang Roger at Bing na 10 taon ng mga sa China. O kahirap ng lagabag sa panahon ngayon. Ano ba nakakatuwa itong mag-asawang ito? Kasi kahit successful na sila sa China, alam nyo, yung pera na naipundar nila, hindi nila ginagamit pambili ng mga magagarang sasakyan o ari-arian. Bangkot, ginagamit nila ito para tulungan ang mga kapwa nila OFW na nahihirapan na sa buhay nila sa China. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang kwento ng ilan sa mga OFW. Ano naman? Kahit tayo, matulungan natin yan. Huwag natin iwanan. Ba't iwanan? Walang iwanan, di ba? Ito si Roger L. Castañeda. Ako po yan, natrabaho ko sa lukuyan sa China. Ito na itong pangagaling, Horulan, Madiklom, Castañeda. Kasi English na ako tapos mga 11 years na kami sa China. Tumutugtog that every year umuwi kami sa Pilipinas. English ko kami rin sa mga. Love ko yung pagiging singa. Naunang umalis yung asawa ko. May tumuko sa kanya na gagawin daw po siyang siya doon. Makalipas ang mag-iisang buwan, sumunod din po. Dahil ang gusto ko po ipag-uwi, pagbalik sa Pilipinas para sabi ko, maganda, magkasama, ang pamilya, buo, yun ang importante. Pero ang nangyari, pagdating po ng China, na-okay lang din po na kung marunong daw kumanta, sabi ko, marunong po. Kaya ang ginawa ko ay, sinubukan ko rin po mag-audition, ay nakapasa naman po. Kaya simula po noon, nagsama na kayo mag-asawa, tumutugtog kami. Ito yung buklo mo, si Ibe ng mga. Marabi ka lang yun. Mati ka naman sa mga kasipo. Hello, ma. Kung saan ako dyan? Madara. Marat. Nakabakasyon ngayon sa Pilipinas ang mag-asawang Ben at Roger. Kinwento nila na napakaswerte nila sa kanilang trabaho bilang mga musician sa China. Pero may ilang Pinoy silang nakilala doon na hindi sinuswerte. Naniloko sila sa agency. Sabi na agency, sige, bibili kita ng visa. Yung pala hindi. Isa naman yung iba. Ito, sige, bigyan mo ko ng 6,000, bibili kita ng 6 months visa. Yung pala hindi totoo, feke. So kawawa, eh doon mo yung feke, pag feke ang visa mo. Ano, nakukinukulong. Hindi lang naging hinahan ang mag-asawa. Matapos nilang mapakinggan ang problema ng ibang Pinoy, nagsimula na ang kanilang misyon. Mahirap talaga kasi, katrabaho ko nga doon. Siyempre, diba, katrabaho tayo para sa pamilya. Pero, nakit ko yun. Makadipin ko. Mahingan ang tulong sa kanya. Siyempre ako, mother, sinulat, tumus ko lang sana mauna yung pabili namin. Isa't ng bagay. Siyempre mas magaling po na natin sa tulungan. Kaya lang, kahit ako rin, mga Pilipino na may sa amin ang tulong. Ang pinakapunto nito, siya doon ay mag-asawa eh. Yun ang tinutulong namin sa mga kabahay natin doon. Kaya sacrifice nga eh.
hanggang sa ang kanilang pagtulong naging isang samahan. Tinawag nila itong SBG o Sarap Buhay Group. Kami po ay nagkakaisa roon at tutulong-tulong upang sa mga problema po ng mga kababayan natin doon. Mostly po yung mga na-terminate, na wala pong matuluyan. Kinukupo po namin yan, pinatutuloy namin yan. Libre po yun, libre lahat. Higit kumulang 500 OFW na ang miyembro ng SBG at lahat ng iyon ay kanilang natulungan. Ilan sa kanila mga bisita ngayon ng mag-asawa? Naloko po ako ng agency sa isang agency na papuntang Macau. Pagdating doon sa Macau, sabi may trabaho, yun pala wala naman. Buti na lang, nakilala ko si Press Roger sa SBG. Siya ang tumulong sa akin. Sinulat po po sa amin na mawala ang trabaho at sila rin provide ng kainin na kung matutunan nila. Hi everyone! Maraming salamat sa Castaneda family sa pagpunta ninyo dito ngayon at pagpapaunlak nyo sa amin. Itong party na ito ay para kay Roger at Bing kasi pagpupugay sa dami ng mga OFWs na natulungan nila. So, palakpakan po natin ang bida ngayong araw na ito, si Roger at Bing! Napaka-down to earth nung mag-asawang yun. Ang na-discover ko pa, pareho rin sila kasi nung advocacy, yung pagtulong sa mga kapwa nila. So, I think, yun yung nag-bind talaga dun sa mag-asawang yun. Yung pareho nilang interes at pareho nilang prinsipyo. Paano yung pinadala ang pera ninyo? Pagkututusin pa, kulang pa nga eh. Kasi paano talaga, pagtulong? Wala sila matuluyan eh. Hanggang malapit saan pa isa-isa ang Pilipino ron. Andiyan na sila, natipo na sa akin. It's natipo na sa amin. Hindi naman natin pwede itaboy. Hindi naman natin pwede hindi ito tulungan. Kasi? Naman. Diba? Unang-una, pag maglalap sa hindi sa nila, alam pa ba yan ang mahubot niya? Sobrang hinangaan ko yung mag-asawa para sa effort nila. Kasi kung titingnan mo yung mag-asawa, hindi naman sila mukhang mayaman ng mga tao. Napakasimple lang ng bihis nila, napakasimple lang nila kumilo, pero mabibilib ka eh. Kasi ang dami-dami na nilang natulungan, tapos yung dun sa kakarampot na kinikita nila, binibigay ka nila sa iba. So, babalik pa kayo ng China? Hmm, kailan ka babalik ng China? May 4. Makuang lapit na nun. Eh, dapat marinig muna namin kayo. Bago kayo pakantahin, anong mensahe ninyo sa iba pang mga OFW na tumatamasa ng karangyaan sa ibang bansa? At alam mo kahit sa mga kabay natin na sana naman, kahit tayo sa mga kabay natin na may problema, yung mga overstay, lahat, tulungan natin yan. Huwag natin iwanan. Huwag natin iwanan. Walang iwanan, di ba? Ni hao, tadyahao, wani guanme, wopanyang, Roger Ending. Ladies and gentlemen, Roger Ending! Laging sinasabi ni Roger na baka na isinulat na ito ng tanhana, baka nakatakda na raw ito na mapagpag sila sa China at magtagumpay para yung mga Pilipino na kapuspalad at walang masandalan eh merong mga masandalan. Kung meron po kayong nais ikwento, masaya man o malungkot, pwede po kayong sumulat sa amin sa OFW Diary, GMA Network Center, at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email sa osw.diaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David.